Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Kasiguran, Sorsogon City. Pupunta po natin yung isang pasyalan dyan at titignan natin kung ano nga may papakita natin dyan sa Kasiguran at sa bayan ng Kasiguran. So, watch out guys, mamaya. Listen po dito yung rebulto po ni Nuestra Señora del Salvacion. Kung makita niyo po yung karamihan yung mga vlog kung mostly in religious, kasi po ang mga Bicolano po ay mga religyoso po. Kaya po ganito po yung kadalasan na mga attraction dito sa Bicol po. So ayan po, mapakita namin po sa inyo mamaya. Dito po matatagpuan po yung 10,000 roses na tinatawag po nilang Plaza Escudero. Yan po yung Plaza Escudero na may 10,000 artificial roses po na umiilaw pag gabi. Ayan. Mamaya paglabas po ng akin sa akin, papakita ko uli sa'yo para at least makita niyo yung itong attraction na to. So, malapit na tayo sa rebulto ng Nuestra Señora de Salvacion. Ito po yung daan papunta doon sa lugar na yon. Ayan. Parang yung Sanaga, ano po. Ito po yung lugar po na aming pinuntahan dito sa Kasiguran, Sorsogon. Ito nga yung pong isang napakalaki nga estatwa po ni Nuestra Señora de Salvacion po. Kita niyo po, ito po yung sinasabi kong 10,000 roses. Meron din pong roses dito na umilaw po pag tuwing gabi po. Yan po, yan. Hindi ko natin yun may papakita kasi po ay tayo iuwi man lang. Nagsaglit lang tayo dito para ipakita po itong lugar na ito ng Kasiguran. Isa rin kasi po itong main attraction po dito sa Kasiguran ng Sorsogon. Yan po yung estatwa niya po kung ilang bis ko na pinot. At ito po yung daan na pwede po kayo magpa-picture dito sa lugar na to. Tapos yan po yung main pakid po ng Nuestra Señora de Salvacion po. Ayan po. Yan. Yan po kasi kung mapapansin nyo marami pong ganyan na rebulto kasi po yun yan ang kadalasan na patron na saint ng Albaya ng Bicol po. Isa po yan sa isa sa mga miraculous po na estatwa po na patron saint po ng Bicol. Kasama rin po yan yung Our Lady of Peñafrancia na yun po ay nasa Naga City. Ito po yung places po ni Mama Mary po na tinayo po ng mga taga Kasiguran. Yan po yung place po. Ayan. Ngayon kasi dito po tayo sa 10,000 roses po. Ito muna pinapakita ko yung backside po ng lugar na to na napakaganda rin po ng places. Ang ganda kasi ng mga nature's place na pinupuntahan dito sa Sorsogon. Ito dito po kami sa Plaza Escudero. Yun. Kung alam niyo po ang Escudero po, ito po yung mga prominent pong tao dito po sa mga taga Sorsogon. Sila po ay kasabilang sa mga politician dito. Kagaya po si Senator Escudero, siya po ay Senate President ngayon sa Senado. Ito po yung 10,000 roses na pinapakita ko sa inyo. 10,000 roses po siya, pero hindi po siya, hindi natin makita yung kagandahan ng kanyang pag umilaw po siya kasi po ay ito ay tuwing gabi lang po pinapailawan. So sad kasi hindi natin mahintay na ito kasi medyo malayo po ang lugar namin dito sa Sorsogon City. Kami po ay taga Alba, ito po ay another province po ng Bicol Region po. So yan po yung lugar po. So sana meron po kayong sana gustuhan niyo po itong lugar na pinapunta namin. Actually sa totoo lang po, napakaganda po ng lugar ng Sorsogon in terms of nature, mga beaches at sa mga mga spring ay napakaganda rin pala ang city ng Sorsogon. Kaya guys, inanyangkop kayo guys pag may time kayo, try to visit po ang Sorsogon City po dito. Thank you.
Building po ng Municipality of Kasikuran po. Puro po siya glass, kaya napakaganda po. Isang po siyang magandang feeling man attraction po dito sa lugar ng Kasikuran, Sorsogon. Napakaganda. Napakayaman ng Sorsogon. Ano? Ayan po. Huban, Sorsogon. Dito na po tayo sa Huban, Sorsogon po. Ang mga bahay po dito parang Spanish area, Spanish era po yung kanilang mga bahay dito sa Huban, Sorsogon. So ito yung lugar nila, ito yung bayan nila. So marami tayo dito nga pwedeng puntahan, at yung mga mahilig din sa nature, marami po dito may papapakita po yung Sorsogon City po. Kasi napaganda, kaya sa mga gusto po magbisita po sa Sorsogon, punta po kayo dito. In terms po sa nature, sa mga gusto nyo, isa po itong may recommend ko po yung Sorsogon City. Punta lang po kayo from Kasikuran, Huban, Irusin, Bulan, marami po kayong pwedeng puntahan po. Yung mga nature lover po dyan, pwede kayo pumunta dito sa bayan ng, ay dito sa city ng Sorsogon po. Ito po yung kalsada na papunta po sa pupuntahan nating lugar. Ano nga yung lugar natin pupuntahan na mamahapi? Sa Huban La Cristi Spring Resort. Sa Huban La Cristi Spring Resort. Isa naman po yan na nature's na attraction o tourist destination na pwede na pupuntahan natin ngayong araw. Ito na po yung last spot po na pupunta natin dito sa Sorsogon. Sabi ko nga, di lahat na pupuntuhan, na mapupuntahan namin kasi limited lang yung oras namin. Hindi po kami taga Sorsogon. Medyo may kalayuan po yung aming bahay po. Kaya po di kami masyado nagpapagabi sa daan. Ayan po yung mga, yung mudok na yan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng mudok na yan. Basta mountainous area, tapos forest area po dito sa Sorsogon. Mga greenery po ba? Ang mga greenery yung mga place na pupunta nyo dito. Kaya napaganda pupunta nyo yung mga mahilig sa natures. Yun po. Isa po itong mga pwede ma-recommend ko na pwede nyo puntahan dito yan sa province po ng Sorsogon. Isa po siya sa probinsya po ng Region 5 ng Bicol Region po, ang Sorsogon. So, the rest po ng province po sa Bicol, hindi ko na po may papakita kasi limited yung resources natin, at kailangan na natin bumalik sa ating susunod dating trabaho sa ibang bayan po. So, papunta na po kami, at sana magustuhan nyo po yung ating last spot na picture natin dito sa province po ng Sorsogon po. Dito po yan sa Sorsogon City. So, ang pagpunta nyo po dito ay bayad po na 20 pesos para sa passes po, para sa barangay. At dito po yung parking area po, papunta po sa La Cristi. Ito yung lugar, ito yung parking area. Kasama na po yung bayad po sa parking area. So, di ko alam ilang kilometers o meters papunta dun sa La Cristi, pero kailangan tayo maglakad papunta po dun sa lugar na ating pupuntahan. So, kita po pa yung mga sasakyan. Dito lang po yung nakapark po sila para sa... Kasi na pwede natin pumasok yung sasakyan dun sa main po, sa loob po doon ng resort. So, tara guys, at punta na tayo. So, samahan nyo ako mga kasingko, at tayo pupunta po dito sa La Cristi. Ito po isang nature spring resort. Diadayo po ng iba't ibang mga local tourists at yung mga taga rito lang, at mga foreigners din doon na pupunta dito. So, ito po yung daan. Ito sabi ko sa inyo, ito yung last stop natin dito sa Sorsogon, sa province ng Sorsogon. Ito yung lugar. Ayan po yung resort. Yung spring resort po na siguro napakalamig yan. Kasi, at napakalinis. Kasi yan po ay diadayo po dito sa lugar po dito ng Huban, Sorsogon po. So, sana magustuhan nyo itong lugar na to. At, write comment down below yung mga nakapunta na dito at anong experience niya sa pagpasok sa pagpunta sa lugar na to. So, papakita ko yung maya-maya dahil may nag-music, baka tayo ma-copyright. Kaya pinapalakasan ko yung pinagsasalita ko kasi baka ma-copyright tayo pagsasalita ko. So, alam ko mayroon naman itong babayaran naman ata. Dahil alam ko ito, private resort siguro to. Ito yung napakalaking buri ng Bicol Region na paggawa ng bahay. Ito yung kanilang mga artificial na sunflowers papasok dito sa
lugar na ito. Ito, may babayaran po tayo dito. Ayan po yung adult, 35. Yung kids, 30. Ayan po yung entrance payment po nila dito. Hindi ko alam, parang yung dito sa swimming pool, parang kailang siguro siya yung mga tubig dyan nilalagay. Dati siguro yung swimming pool to, pero parang kailang lang siya, parang ano yun, parang additional swimming pool, pero hindi na po siya ginagamit po. Not for human purposes na po siya, parang siguro yung mga may mga ista po dyan, ginawa nila nga ispan. Cottages din sila na hindi ko lang kung payment rin to. Ito mayroon silang binibintang mga moss. Ay maganda ito ilagay sa yung sa yung plants baga na kumakain ng kuha ng mga plants ng carnivorous plants. Pwede ito gawin doon. Papasok po sa Christie Resort in Resort in Cold Spring. Cold Spring, di ba sabi ko sa iyo, malamig yung places na to. Kaya napakalamig talaga. Dito ka pa lang, feel na feel mo na yung coldness. Yung cold po nung lugar at talagang malamig po. At lalo na po pag lumugtaw na tayo sa malamig na resort. Yung sa tubig po nila, malamig. Kasi ito ay natural resorts po. So, papasok muna tayo dito. At ayan yung maubukma. Ito po yung camp. Ito po yung bukana po. Pagpasok niyo po sa lugar na to. Ayan po siya. So, yun, makita niyo yan. Ayan. Tapos mapakita ko sa inyo. Ayan. Ang dami pong tao, punong-puno po dito sa Spring Resort. Eh, wala nang kami mapuntahan na cottage. Kasi nga, punong-puno na po siya. So, naghahanap kami ng pwedeng puntahan po na cottage po para makapagpahinga po kami. Medyo huh? Yo! Yo! So, maraming salamat po sa panonood nyo ngayong hapon ito. Dito tayo sa La Christie Resort. So, sana nagustuhan nyo po itong content natin ngayon at at least meron kayo na kuwang idea kung saan kayo pupunta sa next trip nyo, sa next visit nyo dito sa Sorsogon, dito sa bayan ng Uban. So, maraming salamat at hanggang sa muli po at thank you. Bye-bye.